chance kasi Barats na lang para if ever na nandoon sa may buff pwede tayo makakuha ulit ng panibagong play or panibagong kill. Pero baka ang kailangan gawin dito ni Sanji is agawin yung blessing of the moon goddess para kahit pwede. Papano ay si Benny Cutie mabantayan ng todo. Kaso may blazing to the do it eh. Yun na ang problema. Yun kasi ang problema. May blazing to the do it kahit agawin niya yung healing galing. Oo, oh, mahirap yung day do it. Oo, yung do it eh. At ayun na, nilabasan naman yung zoning manipulation. Oh, Benny Cutie. Benny Cutie mula to agad. One judge out kay Yawi. Alam to na Blackness International. And slowly but surely pa rin. At si Ohed dito, nakita niya si Carl Tizzy at agad-agakan niya ding binaril. Sobrang lagkit ng defense. Actually, offense na to ng Blacklist International sa mga pa ni Divine Glaive for Haji. Imaginin mo, yung Echo kasi, parang nabibate din sila na pwede tayong mag-clear na minion wave. Ang ginagawa ni Haji, pag naka-forward na yung mga kakampi niya, yung pambait na pumasok dun sa area na yon, automatic, merong real world manipulation. Kapag nakakita ka ng dirot na 3-0, 4-0, kahit marksman win na 1v1 dahil sa napakababang cooldown ng Spectre Step and of course, yung mechanic na kapag nakakabanat ka ng may passive, nababawasan pa yung cooldown. This is a massive, important pick for NXPE. Ano kaya ang pwede nilang i-delay ito? Probably Clint or Bruno ulit. Either that or they go for the typical. Actually, medyo tempting yung ano ah. Medyo tempting yung popular group. Oy, Clint nga ang ilalabas ng NXP. Kinitan mo na nila yung X-Play matchup. Kasi the pick si RZ dito, it's a tank. It's a jungler and an XP. Most likely Karina would be the choice here. Unless gusto mag-lancelot ni Irad. Although may paramis. Pero kailangan din sila ng backline access. Or Ling actually. Open Ling. So pwedeng kunin ito ng RZ. But the safest choice is the Karina. And also sa XP, kunin nila Esmeralda. So ngayon, ang takbo niya rin, advance yung zero. Oo, sabi nila. Sagot na sa Pretrin tsaka Esme. Oo, parang na, ito nga pa yung pinag-usapan natin ngayon. So, tiro na kinuha. Karina would surprise kasi kailangan lang nila frontline against NXP. Even though merong Eve. Karina Pega from RSG Philippines. Ito na ang buong lineup nila. And most likely, this will be a Karina jungler in an XP lane Diroth. We haven't seen a Lapu-Lapu Diroth matchup. Pero sinabi mo sa akin, napakalakas na Lapu-Lapu ngayon in terms of certain matchups na talagang kaya niyang makipagbardagulan. Tingnan natin kung gusto bang ilabas ang Lapu-Lapu ni Renegade. Oo, kayang-kayang gamitin ni Renegade ito. Ang gandang sagot nito against the melee sa kasi yung bravest fighter pasok dun eh. Oh. Yung nilalagay yung dome na hindi lumalabas yun. Hindi nag-go away. Ano siya? Welcome siya. Matapang at tao. Masyadong matapang, hindi mo mapaalis. Tapos babagsak ka, diba? Landshaker, di yan ikang mundo. Yun ang general ng lakas ng Pinas. Lakas natin to pagpasok tapos pagsasampalin kayo. Here comes the Lapu-Lapu of the Hitman. Next play, Evos. Ito ang kanilang komposisyon. A lot of AOE, a lot of physical, at pati na rin magical damage. Parang nilulungan ko lang kayo. Ako talaga nagdadrop. Parang lahat ata ng picks, pati bans parang ka-predict eh. Kaya nga eh. Yung tipo na parang mulang na lang may hawak na cell phone si Midnight dito na rin nagde-design. Meron na dito sa ilalim. Hindi nakita, no? O camera, huwag may ibabalik sa amin yan, ha? Baka mamaya, mahuli si Midnight. Pero siyempre, biro lang yon. Ito na ang ating huling tingin for the hero selected in game number 2 between NXPE and may tin na. Grabe, may tin na. Grabe naman yung grabe mo yung last day natin. Yung last day natin, may dagdag pang pasabog, no? Oo, ngayon may season 10. Tapos may flags. May lumilipad pang RSG logo. Hindi ko alam kung ngayon lang ba na. Matagal na, okay. Matagal na pala yun. May MPN trophy sa likod. Eh, matagal na rin yung trophy. Ah, matagal na rin pala yun. Sorry, hindi ko na yun. Team flags. Yung flags meron eh. Ayun, may flags. Oh, ano yung bago yan? Mario! Oh, may tent pa sa taas. Dinagdagan talaga. Pinalakas. Pinasarap. MPN Philippines. That's center game number 2. RSG Philippines versus Next Play Evos. Nanalo na ang RSG in game number 1. Pwede sila makapag-secure ng 3 points with a victory in game number 2. Pero syempre, hindi basta-basta ibibigay ng Neon Tigers yun. Pwede kontrolin agad na Next Play Evos yung early game. Same with game 1 kanina na talagang hindi nila binibigyan ng espasyo because of those hero picks. Pero you can see the aggression agad from Next Play Evos na bumatlin si Ren J para makapalo up dito sa mid. Sabi niya, paano kung matatalo ng matchup kung hindi ganun rin? Narinig ko na yan eh. One step ahead. Hindi nila nabi nila, oh, bakit naman ako may pag-lane dyan? Lugi nga ako eh. Hindi sa iba ako mag-lane. Ang ganda ng ginawa ng RSG na ni-rush agad nila
yung pag-take sa Lethal Wonder kahit na kayo makipagsabayan ni Kizen. Kasi titignan natin yung Balmond, mas higher chance pa nga kung didikit siya dun eh. AOE yung ikot-ikot niya, hindi basta-basta didikit yung mga member ng RSG. At mukhang naparetri pa nga kasi nakita niyo bigla yung clothesline nung Rock lumalapit na doon sa kanyang camp. And right now, Donut is in a low HP state. Nahila si Burst. Kulong si Yeli Hayes! Oy! May flicker siya pero umabot dito yung lucky rod. Kaso nga lang mukhang mangungulong pero agad din naman na makaka-atras. Oh! With that risky play, double kill pa nga ata pero mukhang makukuha pa ni Eman, which is great kasi gold laner pa yung nabigyan ng kill for RSG. Wala pang dalawang minuto, man. Nag-swimming na, papunta dun sa baba tapos nakakuha ng dalawang kill. Yep, and this is the strength of the Valentina in the mid lane, lalo pat wala kang pangarap talaga. Pero hold that on top lane though. Nats! Munti ka na. Umiwan pero Delix pa nga si Rayleigh dito kung titignan natin na maigi pero agad niya pag-follow up yung mga members ng RSG for the assist. So medyo mas maglabang yung RSG sa position and numbers pero wag natin tatanggalin yung posibilidad na makuha ka ni KZN pero agad siyang uhulihin. Bravest fighter gagamitin. KZN is out. Rene J maaaring maipes. Si LAs na wala na rin. Rene J mag-isa. Papalagad yung tatlo pero mukhang medyo delikado. Dash away. He will serve. But this opens up for RSG to secure a free turtle. Again, the strength of the Valentina. Level 3 pa lang. Si Yele Hayes kanina siya level 4 na. Nauna pa siya magkaroon ng call-outer against NXPE. And it came from the snowball and the momentum na nakuha nila kanina. Kasi the strength of this lineup is that they can do whatever they want on the early game. Even if it's up against the Balmor. Kasi if you think about it, there's no way that NXPE engages into RSG kasi wala pa silang damage. Yung poke lang yung meron sila. Pero yung mechanism ng lineup nila, naghihintay din sila ng enough damage for the lethal counter. Pero yung RSG, pwede nilang araw-arawin yung ganitong classic playstyle kasi yung Drock at Valentina, wala talagang lalaban sa kanila. Di mo nga talaga masabayan at mukhang nakikita natin yung dominance itong duo na to sa mid lane. Na even si Donut, hindi nila papiawalaan si Aqua. Napabitaw na ng kanyang real world manipulation na nakuha niya kanina. Hindi na magagawang isave ni Yeli Hayes yung kanyang kakampi. G, tuloy-tuloy sa pagkuha ng alamangan. Sila naman ngayon ang kumokontrol ng early game. At grabe yung early game pressure na binibigay ni RSG Philippines dahil alam din nila kung saan ba dapat pumunta o kung kaya bang isdive. And this is the power spike na binabanggit si Midnight. Aqua on this Valentina, inunahang pa doon sa mga ultimates na importante para sa NXPE. And that's one turret down, inalbo, lampas play teams. Okay, Zen. Tigang pumapatay ni Nats Flicker. Uy, hindi na 2v1 situation. Di tumama yung lethal counter. Kamuti ka na, pero si Iran tumatakbo. Marathon ang gagawin. Aabutan niya nga ba si KZ, pero mukhang hindi makakadikit ito under the turret. Pero si Iran, hindi ata tatanggalin. Oy, yung posibilidad na habulin niya si KZ, pero mukhang mag-iingat din siya. Kasi medyo delikado nga. Sumisilip, KZ will successfully go back to the base. Pero wala pa rin changes pagdating doon sa gold lead. Pataas na ng pataas for the side of RSG. And 5 seconds from now, lalabas na ang turtle. Pwedeng labanan to ng NXPE pero magiging mahirap considering yung power spikes na meron ng RSG Philippines ngayon. At sila na nga magsisimula ng turtle na to. And in fact, NXPE, hindi ata nila i-co-contest. Malabo talaga. Hindi lang sila sa gold dugit, hindi pa rin na rin sa XPE. If you look at Donut and Eman, the level difference between these two players, two levels ahead si Eman. And ang pinakamalaking factor actually din sa matchup na to is yung level ni Aqua. Yung ultimates na kinukuha niya talaga yung patas ng damage. And add to that, yung gold benefit na meron ng RSG. Mas malaki, di hamak, mas malakas talaga yung RSG pagdating sa team fight, not just with the heroes, but also with the actual items and XP. And right now, 5 minutes in, XP gold lamang talaga ang RSG Philippines. Uy! Nahanap pa nga si Yeli Hayes! Ang hindi siya magtatagumpay sa kanyang plano na kunin si Yeli Hayes. Pero mukhang makakakonsume din naman to ng konting resources. Kasi wala nga dito yung wild charge. Pwedeng advantage yun ng next day evos. Pero nakakatakot ka kasi may pagsabayin lalo na paglugi ka pagdating sa gold. Napagod ng hatak! Si Perks nga ata dito mapapatumba. Case and secure the kill. Pero ang bawi naman sa pagpatang ibaba. Brave is
fighter hindi magiging sapat para makasurvive sa apat na miyembro. Mukhang babasag sila ng tore, pero ngayon si Yelly Hayes lang ang haharap at sisilip. Papabakaway sila si Kazem dito bibigyan. Hindi mo pa nga nalalabas yung mga spada na matay ka na si Yelly Hayes na nga ata ang uunahin ng RSG. Makapag-back up ang NXPE at si Dona ay poprotekta dito sa mid lane. So far, it's just a 1-4-1, actually a 2-4-none nasa kalamangan ng RSG. Medyo mahirap talaga lumaban for NXP at this current moment. Greedy rin kasi yung draft na meron sila. Pero at least nagkakaanim na sila. Si LP's on his eve. Meron nakamata niya yung kanyang Ice Queen 1. So it does help when RSG pops their own version of the Cut Altar. Pero you still have to consider na kulang yung damage ng NXP for them to actually bring down these frontliners on the side of RSG. Number one, yung iano lang, yung Karina lang eh. Yung Karina lang ni Irad. Yung ginagawa ni Irad dito, nagtatapag talaga siya kasi alam niya walang papatay sa kanya. 3v1 situation, si Nax mukhang maka-outplay dahil nga doon sa ginawang cult altar ni Yelly Hayes. Pero Nax is still alive kahit na tatlo yung humabon. Oy, teka lang! So si Kazen at Yelly Hayes dito, hindi nila nakita! Meron dito jumek point na hindi basta-basta! Nasa kabilang kanto lang pala, double kill! Makukuha dito ni Irad! Hinila ni Nax ang pressure sa NXPE at hindi nila in-expect yung apat na kakampi invisible doon sa likod at pinagbubunggo na lang. Ayok na gandaan sa lineup nila, nagagawa nila ng paraan na gumawa ng sticky place na mas napapagana nga nila yung mga heroes na pinili nila dahil doon sa mga calls na ganun. Yeah, ito yung moment na talaga hindi na papayagan ng RSG makabounce back ang NXPE. Economic resources, hawak na nila. Yung control sa mapa, wala na makukuha ang NXPE. And what RSG needs to do right now is mag-relax ng konti. Hindi pwedeng mag-time ng basta-basta kasi may punishing capability pa rin naman ng NXP. They still have a little counter to bank on. And also may reload manipulation. Pero Perk, sabi niya, hindi! Ayoko! Lumaban! Flicker on top! Huli dalawa, pero isama ako ang kill. Plus a turret on the middle lane. El Pizo is very low. So hindi makakabawi yung next play Evos. Wala na namang trade. Gulat is real, no? Nalagang na yung Flicker to the ultimate. Hindi ka na makakapag-ulti. In fact, wala pa nga sa ulti. Paano nga naman magpapanish kung 2 seconds lang patay na yung hero. Kung nga diba? Mahirap din gawin yun for NXP. Pero yung gulat na factor na yun will not be available for 70 seconds. So NXP makakain na sila ng konti. Pero RSG, this is the time to dominate the map. Before 10 minutes, pwede nilang ubusin yung outer towers ng NXP. Nuts! Uy, nag-teamlay na naman. Tapos mayroon to. Agad na makakahuli ng dalawa. Cult-outer kamingin from Yelly Hayes. Ready, Jack! Kaso nga lang meron to. Mukhang masasave dito ng cult-outer. Denjamin from Aqua. Napagod ng IMU play. Pero Donut is alive. Andito siya nakapwesto. Frontline of Flicker out. Tuloy sa pag-basic attack si Irad. Is on the way. And right on time sa pagkuha kay Kazen. Extended team fight dahil sa dalawang cult-outer. Pero RS G pa rin ang nakalamang sa pagdating ni Irad. Here comes Renegade with the bravest fighter. Damage. Kasi nga, napaganda ng positioning ng RSG. May hatak si Yelly Hayes. Hindi enough yung damage ni El Pizo para makapag-takedown. Kulang pa rin talaga at this moment. And RSG, beautiful target selection on that specific fight. Nakita nila si El Pizo. Sabi nila, ito yung dadamage natin. Ito yung magpapanish natin. Titlagyan ko na at papatay ko na. After that, team fight is free for all sa side ng RSG and NXPE. Again, kulang sila ng damage. Yung both mechanism nila hindi enough para ma-maximize sila si Kizen. And now the Lord will go to the hands of RSG Philippines. Almost 10k gold lead na rin at mukhang maihila si Perks, pero masyadong makuna at masyadong na rin masakit na yung ugly. May flicker na siya. Kailangan makikita ng NXPE. Pag nakita ulit nila si El Pizo, that's the time they can engage. Actually, dalawa lang. Either si Yelly Hayes or si El Pizo. Ito na naman si Perks. So, sumisilip-silip na naman. So anytime pwede nilang bigyan. At ang delikado pa, dikit-dikit yung next play Evos. Kapag dikit-dikit yung mga yan, yung nilisa na kangiti. Yung hindi po napagpinatong ngayon siya kadal, hindi na kailangan mag-isip. Kahit sinong matuhan mo, masakit. Go, Battles! Ikaw na, diyan ka na sa unahan. Tapos pumunta isa, go away! Battles! Pasok! May Mara Aquino skin para sa... Ay! Nilisa! Battles! Pero ito, Lord, pasok ata ang call ng RSG Philippines na nandito na sa top side. Eman ay nagsisilip ng konti. Go to the back,
Papasugin na nga nila pero mukhang walang mauuntog doon sa kanilang play na ginawa. Pero ang goal lang naman ng RSG, basagin yung Torre. Here comes the counter punch coming in from Il Pizzo. Weather inward manipulation. Parks is down with a lethal counter. Pero si Eva naman ang babawi. Kaso hindi enough yung numbers dito ng RSG para makakuha pa ng trade. Pero that is a turret palette kay Perks. So all in all, lamang pa rin yung RSG. The punish is there for the side of NXP. Again, the target was Yel Hayes, sabi ni Perks. Okay, pwede na ito kasi mag-flinger niya. Nakapag-stampede kagad si Yel Hayes. Pero umabot yung huling karayong men. Yun yung masakit tignan. Kasi wala ka na talaga sa range. Umabot pa yung sa chakadan na talaga. Sabi ni Mandelstay ka lang. Mawawala na ako. Sumama ka na. Parang homing missile. Bawal ka tumakbo. Basta na-target lang ka. Sure tips ka. 11k gold lead for the side of RSG Philippines. Magiging milagro ang comeback ng NXPE at si Perks ay nag-aanap na ulit ng angle. 35 seconds para sa flicker ng crop. Wala pa silang Lord pero magpupush na sila. Pumasok na dito si Nats at meron silang crowd counter naman. Huli na naman sila ni Perks. Pero may bawi na na crowd counter dito si Yelly Hayes. Pero buhay pa rin mga member. Renny J with the bravest fighter. Huli sana si Nats. Kaso nga lang ganon kalayo yung mga member hindi aabot sa range ng next play Evo. So ngayon, kailangan na naman nilang dumipensa. Dalawang inhibitor turrets na ang bagsak para side ng NXPE. It's a 4v5 situation pero hindi basta-basta makakapasok si Irad. Perks ay nag-aabang pa rin na kanyang ultimate but the flicker is up right now. Pwede nilang ipush itong bot lane but 15 seconds. Nalabas na ang Luminous Lord. Si Perks na naman yung presensya niya. Sobrang nakakatakot kasi anytime pwede nila naman bitawan yung flicker on top. Yung flicker wild charge na kanina niya pag ginagawa. It matches up the Lord timing. So NXPE, there's no way they contest this. If they go out, free range si Perks sa pag-control ng positioning ng NXPE. Kasi kapag siya lumapit, hindi siya pwede bigyan kasi mapapunish din sila ni Aqua. And that's a fast Lord take by RSG. Binilisan talaga nila kasi sabi nila, okay, cooldown yung flicker ni Perks. Hanap tayo isa pa. Sobrang bilis na pag-take ng Lord. And NXPE right now, they are behind 13k. This is perhaps one of the biggest, pinakamalaki talagang gold lead na nakita natin in a single game.